Welcome back to my channel, si Crypto Dime ulit from Altcoin Pinoy. At sa video na ito, tuturuan ko lang kayo kung paano mag-transfer ng Moni token from your MetaMask wallet papunta sa Monsta wallet. Actually, may tutorial naman silang ginawa sa Medium na pwede nyong sundan. Pero mas padaliin natin, mas mainam kasi nakikita natin yung actual process. Kung wala kayong idea sa Monsta Infinite, meron akong video review na ginawa dito before. Kung interesado kayo dito, mag-iwan ako ng link sa description. Bago tayo pumunta dun, ang pinakabagong update sa Monsta Infinite ay yung pagkakadeploy ng Monsta Chain. Maikukumpara natin ito sa Layer 2 ng Ronin ng Axie Infinity. Now, Monsta Chain is a Layer 2 scaling solution as well pero nasa Binance Smart Chain. Although Binance Smart Chain has a low fees, may fees pa din. Sa Monsta Chain, zero fees. Kaya in the future, halos wala ka nang babayadan na fees sa mga transaction na gagawin mo sa loob ng Monsta Chain. By the way, pag nag-live na ang marketplace ng Monsta Infinite, implemented na agad ang DEX dito, kung saan makakabili tayo ng STT token gamit ang Moni token. Working na din yan sa Axie Infinity, yung Ronin DEX. Pero ewan ko lang kung sinong mauuna sa dalawa mag-release. I'm sure marami pang mga update na magaganap dito. Balik tayo sa tutorial. So dito sa page ng Monsta Infinite, dalawa yung options natin. IMEG Bridge at Moni Bridge. Yung IMEG Bridge, yan yung para sa Inception Monsta. Pero in this tutorial, I will use Moni Bridge. Kasi Moni token lang yung meron ako. Wala naman akong Inception Monsta. Hindi ako nakabili noon, sayang. Anyway, yung procedure nito parehas lang. Bago natin magawa yan, I expect meron na kayong Moni token sa MetaMask nyo at BNB pangbayad sa fees. Ang una natin gagawin kung wala pa kayong Monsta wallet, i-download nyo muna yan. Medyo maproseso ito unlike MetaMask kasi bago lang. Click natin yung Monsta wallet at isisave ko lang yan dito o sa kahit saang parte ng PC nyo. By the way, naka-zip file ito at kailangan ko siya i-extract. Gawa muna ako ng folder para dito. Tapos dun ko siya i-extract sa folder na ginawa ko. Pagkatapos ko siya ma-extract, babalik ako sa Google Chrome. Ikiklik ko lang itong 3 dots, go to more tools, then look for extension. Kailangan ko i-enable itong developer mode. Then load unpack. Iseselect ko lang yung folder kung saan nakalagay yung in-extract ko na file kanina. Pagkatapos natin ma-select yung folder na Monsta Wallet, mapupunta tayo sa page na ito. Magke-create lang ako ng bagong wallet. Tapos, create password. Secure your wallet. Take note, itong secret recovery phrase. Itago nyo yan, isulat nyo sa papel at huwag nyo iwawala. I-copy ko lang yan muna. And then, i-re-enter ko lang ulit yung recovery phrase. Yung proseso na ito, parehas lang sa MetaMask yan at Ronin. Halos walang pinagkaiba. Now, pagkatapos natin makagawa ng wallet, ito na yung itsura nun, kulay green. Nasa taas yung address natin dyan. After this, babalik tayo sa Monsta Infinite page. Dito na tayo magbi-bridge. Automatic niya madedetect yung laman ng MetaMask natin sa BSC. Meron akong 50 Moni sa MetaMask ko at yan yung itatransfer ko papunta sa Monsta Wallet. So kailangan lang natin ilagay sa destination address yung Monsta address natin. Click natin yung unlock. Then confirm. After ma-confirm, transfer na natin. So may warning dito, until October 20, hindi natin pwede ibalik sa Binance Smart Chain yung token na itatransfer natin sa Monsta Wallet.
Kung okay kayo doon, walang magiging problema. Continue nyo lang. Maghihintay lang tayo konti dito. Pero pag pumunta tayo sa Monsta Wallet natin, nandun na yun. Hindi lang siya nagko-confirm agad sa Monsta Bridge. So yun na yun, very simple. At napansin ko lang hindi nag-a-appear yung balance dito. Pero don't worry, kasi as long as nandito yan, okay na yun. Nasa wallet mo na yung Moni token mo. Hindi ako masyado nakakapag-update sa Monsta Infinite. Hinihintay ko kasi mag-live yung marketplace. Gradually kasi nila ginagawa yun paunti-unti. Probably sa mga susunod na video, I will discuss the economics of the game, breeding, Moni and STT liquidity pool, yung mga improvement na ginagawa nila para maging sustainable yung game in the long run. Maraming magandang features ang Monsta Infinite. Isa ito sa mga inaabangan ng marami. So I will update from time to time, and that is the video for today. See you on the next video.